Feeling ko, kasi di ba parang lahat naman tayo nagmamahal sa pamilya, di ba? Lahat tayo gagawin ang lahat para sa pamilya natin. At lahat tayo minahal si Maria Mercedes, yung mga nakapanood sa kanya. So siguro, dahil kaya siya minahal, kasi alam natin na meron tayo na kagaya ng Maria Mercedes. Hello, good evening. Hi, Miss Jessie. I'm curious lang po ako if this role was originally given to you or did you audition for the role? I didn't audition for the role, pero nakita ko yung ibang actresses na mag-audition for it. So, nagulat na lang ako na one day, sinabi na lang sa akin na ako si Maria Mercedes. So, kagulat-gulat lang, pero masaya kasi sa laki ng role na to na bigay sa akin without me really auditioning for it. So parang isa itong malaking audition para sa akin. Before it was given to you, before ba napanood mo na rin yung Maria Mercedes prior to the role given to you? I know the story. I'm a Thalia fan kasi ever since. So yung Marimar. Pero yung pinaka talagang alam ko yung Rosalinda, tapos mayroong Mariel Del Barrio, which is Eric, tapos itong Maria Mercedes. Ang alam ko, ito ang pinaka-sensual ni Talian. It's the first telenovela she did. And were you prepared to actually do a role that is kind of sensual that time when it is offered to you? Well, at first, sabi ko, kaya ko ba to? But as time went by, parang nakuha ko na, na naging comfortable na ako sa sarili ko. Siguro naman nakikita yun sa mga advertisements ko. So, parang nakakatuwa lang na kaya ko palang gawin to. At sobrang iba siya sa mga dati kong roles na pa-sweet. I did Sexy in Paraiso, but this is different. This is way different than Paraiso. Thank you. Jude? Follow up ka? For Miss Nikki. Yeah, you mentioned that your take as Mystica is different. Yes. And then, what do you think that motivates or drives you as Mystica to compete with the character of Mercedes? And, where do you draw these emotions to be effective as the contrabida? As to the effectivity of what I'm doing, we have yet to prove that. Hanggat sa lumabas siya. But in terms of, ano ba? Well, it's a different interpretation, I guess. It's my own interpretation to what a contrabida is. Because parang nowadays, rarely do you see a contrabida that just, you know, comes up to your face and just slaps you for no reason at all. Alam mo yon? Parang siguro yung pagkakontrabida ni Mystica is maintindihan mo pa, may pinanggagalingan siya. Bakit siya ganyan? Why is she such a, for lack of a better term, bitch? Diba? Bakit siya ganyan? So, parang ito may intindihan mo. And siguro, this is just my take on it, but parang I want to be what women really want to do but cannot do. Parang ganun. Kasi diba, minsan pag may kaaway tayo, gusto kong ganyanin yan. I wanna be that na I'll do it for you. Parang ganun. Sige, ako na yung aura para sa inyo. May ganun. So, diba, may mga moments tayo pag may kaaway tayo na parang sarap aura nitong babae. Kung, alam mo lang, sabihan ko yun ng ganyan. Parang gusto ko ako yun. So, yung mga frustration, kasi mga Filipina, they're very, you know, mellow and very proper. And, you know, sometimes we're a bit too diplomatic. And so, parang I wanna be the representative. Yung kumbaga, parang the darker side, perhaps, of love. You know, like, when you talk about love, hindi naman puro masaya, puro colorful, puro maganda, puro mapayapa. Meron ding dark side of love. Like, there are a lot of things, pag in love ka, hindi ka na rational mag-isip, gagawin mo. So, parang siguro, yun yung kwento ni Mystica, yun yung, kumbaga, contribution ni Mystica sa kwento ni Maria Mercedes. Thank you.
Good evening, I'm Stanley from Reserve.com. I just have a question to Jesse. Sino mas masarap magmahal sa, in character-wise, si Jake ba or si Jason? Nabigyan ba ng justice yung, ano, yung role nila? Kasi sa original series, si Clavio, hindi naman siya ganun ka, kumbaga hindi ganun ka in love kay Maria Mercedes. Pero this one, para din magkaroon ng friction between two guys, mas nilaliman yung role ni Clavio. So, si Clavio, siya yung kababata ko, siya yung palagi kong kasama, pero ang tingin ko kasi kay Clavio parang kuya. So, mas mahal ni Maria Mercedes si Luis talaga. So, si Luis. I'll just add to that, hindi lang kami ni Jason yung nag-aaway dito, meron din si Mr. Ariel Rivera nakasama dito. So, yun, that makes it even more interesting. Very interesting. Thank you. Hello, I'm Ning of Ningforyou.co. I just wanna ask, is this first time na working each other? Yes, it's our first time to work with each other. So, if that's so nakikita na din naman kayo sa mga shows, ano yung first impression nyo with each other, and then ano yung naging impression nyo na nag-work na kayo ngayon with each other? Sinasabihin mo kaya ako ng masungit? Oh. And then, for me, intimidating. Ikaw kaya mayabang. Nakakasintak. Ano? Ito, eh. Okay, your excuse na. Halika dito, ikaw kausap ko pag ganyan. Pero to my surprise, si Jake is very sweet and very caring. Wow, kulang eh. Hindi naman kulang masyado. Ano? Kulang yung... Kailangan dagdagan ko pa yung pagiging sweet at caring. Eh. Interviewin nyo rin ako mga siguro after a month. In what way ngayon siya, sweet? In what way? Palagi siya nangangamusta. Oh. Tapos kapag alam niyang pagod kami, okay yan, kaya natin yan. Kapag hindi wala na pumapasok sa mga isip namin pag-eksena yung mga lines, well, actually, when I first met her, usually, I'm very confident, no? But when I met her, parang you threw my confidence out of the window. Kasi talagang, ang gandang babae, unang-una. Sa kapag ito, nakita ako nung malungkot. Ano talaga, parang napipressure akong, alam mo, puluti siya at talagang pasayin siya ulit. So, that's my working relationship with her, and I think it works that way. At hindi ako titigil sa akin. Alaga. How about design? What do you mean? Same question. How about design with Jesse? And Jesse with Jason. Impression and... I've worked with him before in Yano Bulag Aguimay. Okay. Bulag siya doon. Bulag sa pag-ibig siya. Si Jesse, nagustuhan ko siya nung bago pa lang magsimula ng show. Nag-worship kami, so nakita ko yung totoong pagkatao niya. Kaya ako nasabi na, bagay kay Jesse itong Maria Mercedes. So yun. So hindi madaling mahalin si Maria Mercedes kasi sa pinapakita ni Jesse. Kaya para sa akin, hindi ganun kahirap na mahalin. Gawin yung trabaho ko. So, yun lang. How about you, Jesse, with Jason? Anong impression? Kaya matagal na rin kasi kami naglolokohan lagi ni Jason. Si Jason kasi, siya yung... Niloloko niya ako lagi. Sabi niya, ano, kapag nag-break na kayo, tawagan mo ako, mga ganon. Pero hanggang... Ikaw talaga? Nakakatawa si Jason katrabaho kasi sa kanya, lumalabas yung rapport namin bilang magkaibigan talaga sa screen. Kaya lahat ng tao, kapag napapanood kami, natatawa sila kasi parehas kaming jologs. Parehas kaming, kid. Kami nag-iimbento ng tawagan namin sa Maria Mercedes, which is kid. So, abangan na lang nila yan. Kung anong nakikita nyo sa series, kung paano yung characters namin maging sobrang close, ganun din kami kapag naglolokohan ni Evila. Thank you. Question ba? Good evening. Congratulations sa Maria Mercedes. My question goes to Miss Jessie Mendiola. Apo.
Napapag-usapan na rin natin yung Maria Mercedes na mapapanood na sa prime time. So finally, prime time na siya kasi di ba yung mga previous projects mo sa Kapamilya Ko. So, ano masasabi mo na finally, nakuha mo na rin ang slot ng prime time? And is Maria Mercedes is one of your dream roles? Would you consider that? Sobrang dream role ko yung Maria Mercedes along with other dream roles. And sobrang happy ako na nabigay sa akin ito. At kumbaga ang feeling, sabi nga diba, nila, di ba? Nabigyan ka na ng mas spice, may shake-shake fries pa. So sinabi nila, di ba? segue to. Ma-segue ko lang. Una, originally kasi dapat ano, non-prime show to. Pero dahil siguro napakita namin yung gusto namin maiparating sa kanila na mahal namin yung project na to, ginawa nilang prime time. And hindi lang yun, yun nga, sinasabi nila, this October kasi is celebration of the 60th anniversary of soap opera. And kumbaga, kami din ilo-launch around that time sa October. So I'm really happy na they consider our show to be one of their offerings. So I'm actually really happy na it is more than what we were asking for, and I feel like we are really blessed, and the management really loves us. So thank you. Basically ba, ano yung mga sinasabi mo kanina na you are a Maria Mercedes? Basically, ano yung mga characteristics na talaga masasabi mo na similar sa ugali? Palaban ako, kapag, mas lalo na pagdating sa pamilya, sobrang, sorry, lahat na gawin niyo sa akin, huwag niyo lang papakailaman yung pamilya ko. So, ganun din si Maria Mercedes. Kapag may umapis sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, aawayin talaga niya. So, kapag inaway talaga yung pamilya ko, aawayin ko. And, si Maria Mercedes kasi, syempre, sabi nga nila, maraming kakulusan ni Maria Mercedes, ganun. Inaantay niya yung tamang panahon para talaga kung kailan siya may in-love ng todo-todo. At ganun din ako in real life na mag-aantay ako ng tamang panahon, hindi yung agad-agad. Sa ngayon, pamilya mo niya. Kasi mahal ko talaga, sobrang pamilya ko. At ganun din si Maria Mercedes. Palaban, pero pagdating sa pamilya, mahina na siya sa kanila. Thank you. Thank you. Question pa from Kuya Ramel ng Pep. Hi Jesse, kasi ano, 'di ba sinabi mo kanina na the role was given to you, hindi ka nag-audition for the role. So, mas nakadagdag bang pressure sa iyo 'yon na dahil mas pinili ka nga over those who auditioned for the role? Mas nakadagdag bang pressure sa iyo? May pressure, kung may pressure man. Tapos yung mga actresses na nag-audition for the role, friends pa rin ba kayo? Friends pa rin ba kayo ng mga 'yon? Talaga. yung pressure, siguro given na talaga yun. Kasi nga, it's an adaptation. Galing pa kay Talia at remake, remake siya. Para sa akin, it's good pressure. Kasi it always keeps me on my toes. Na kumbaga, kailangan kong gawin to para hindi naman malagpasan or ma-meet lang yung expectations ng mga tao na, ah, siya nga si Maria Mercedes. So gusto ko ganun yung magawa ko. And I am actually trying to do my best. So, kung ano nakikita niyo ngayon, best ko yan, guys. Doon naman sa mga actresses, nag-audition, well, siguro naman, friends ko pa din sila. Nagpapatian pa rin naman kami. Yun lang. Thank you. Miss Nikki, ano difference dun sa role na ginawa mo before sa Mundo May Magunaw? Being Miss Nikki and then being kontrabida there. Ah, yes. Sa Mundo May Magunaw, well, definitely, mas bagets siya kasi estudyante ako dun. Tapos, parang ang pinaglalaban ko dun, pamilya eh. Sumunod na lang yung pag-ibig. Dito, yun ang main goal niya talaga. Baga, alam natin, sa pinakamasakit, unrequited love, parang ganon ang dating. So,
and yung character ko dito, she's, I would say, kasi ano siya, parang New York-based na sophisticated, na intelligent, na parang iba siya mag-handle ng mga bagay-bagay. Parang wala siya nung immaturity ni Jennifer La Peña ng Mundo Mo Na Yung Magulaw. She's more confident, I guess, and parang she's the kind of person who knows what she wants and she'll do everything to get it by just sitting down and parang ganun, mamanipulate niya mga bagay-bagay without sweating it out. Parang ganun. For Jessie, before ko ipatoy yung next question, ano difference yung role mo dito for your being Maria doon sa mga nauna mo, being Yanni, being Isabel? Ano yung transformation, ano yung changes na pinagkaiba mo ngayon from the past two or three characters na ginawa mo before? Unang-una sa lahat, ang pula. Kasi, pansin ko nga, parang kulang pa ba ako sa pula? Hindi naman. Siguro, yung pagiging feisty. Kasi sa before roles ko, si Yanni medyo ano pa siya eh. Pa-sweet pa, palabal siya pero pa-sweet pa siya eh. Kumbaga, may level of maturity itong si Maria Mercedes. Yun nga, yung difference nito, mas sanay talaga siya sa hirap. Mas kahit lahat gagawin niya, para lang, yun na nga yung, iba't iba yung rackets niya, iba't iba yung trabaho niya. Naglalako na siya ng mga bulaklak sa kalsada para lang makakuha ng pera para sa mga kapatid niya. Siguro yung maturity level nga. Kasi si Maria Mercedes, hindi siya yung, well, yung usual na nakikita natin sa ibang mga Maria roles, di ba, na, kuwari, si Marimar, ano siya, naive, and sweet, innocent. Si Maria del Barrio, masayahin na, well, taga-barrio. Si Maria Mercedes, siya yung masanay sa tondo, sa streets, sa Manila. And, first time kong gumawa ng role na ganun. First time kong gumawa ng role na talagang sagad. Mahirap na nga siya, mas sagad pa yung ganun. So, iba talaga siya kay Yanni, iba siya kay Jackie from Butoy na very pa-sweet, at iba siya kay Isabel na very bata. Bata pa si Isabel. Hi, good evening po. I'm Nicole. My question is for Nikki. When the role was offered to you, contrabida role siya, in-accept mo ba agad or there were second thoughts? Walang second thoughts talaga. Parang, siguro I really enjoyed playing a contrabida dun sa nakaraan na soap. At nung sinabi nga that this was going to be a contrabida role, talagang sabi ko, yes. Yes, let's do it. And plus, I also found out that, you know, you have such a stellar cast and, you know, so many talented young people on board. So I was like, you know, I want to be a part of that. So hindi talaga ako nagdalawang isip. Sabi ko, go! Kasi mas masarap ang location ng kontrabidang mayaman eh. Aircon, mansion. Sabi ko, ay, gusto ko yan. Kasi pinanggalingan ko yung apoy sa dagat na amoy isda ako at amoy talipapa eh. Kaya sabi ko, ay, gusto ko yan ganyan. Thank you. Okay, and follow up lang. Since nagiging effective ka na ngayon sa kontrabida roles, aren't you worried na matatypecast ka na baka lagi na lang i-offer sa'yo kontrabida and kontrabida ka na lang forever sa mata ng mga tao? Actually, I don't mind. I don't see it as a problem because kasi marami namang iba-ibang klaseng kontrabida eh. You can be a rich kontrabida, you can be a palengkera kontrabida, you can be an intelligent kontrabida or a ditzy kontrabida. There are so many ways to be a kontrabida and parang that alone, I really don't mind being, you know, matypecast na kontrabida. But parang hindi naman na din ganun ang trend because, I mean, like right after Mundo Manay Magunaw, ay nag-camp, nag-pilot for Apon sa Dagat, which was, you know, really far from being a kontrabida. And then I did this, and then I just finished an indie movie for Direkchito na hindi naman din kontrabida. So parang, ang mga viewers natin ngayon, mas matalino na. They really kumakapit sila dun sa character at hindi nila sinasabi na, yan in real life, kontrabida yan, ganyan na siya forever, hindi ko na siya gusto. Or yan hanggang ano lang yan, hanggang kinakawawa lang yan, hindi na ganun. Parang iba na yung trend.
But to answer your question, I really don't mind. Thank you. Thank you. Lee, may tanong po si Kuya Alan Jones. Vlogger po siya ngayon. Oo, vlogger pala ako. Hey, Jesse. Alan D. Hello, girl. Oo, sabi mo pa... Parang nakita lang tayo ng Cosmo Press ko. Ay, oo nga. Since binanggit mo kanina na ano palaban, talagang totoong palaban, palaban ka sa totoong buhay, palaban din si Marie Mercedes. Palaban ka rin ba rito sa hubaran? Gaano katodo, katodo yung pa-sexy at mga paghuhubad mo rin? Sabihin lang natin sa paghuhubad ng pagkatao ni Maria Mercedes. Kasi as story goes by, as it goes by, pahubad na ng pahubad kung sino talaga si Maria Mercedes. Hindi yun. Yung talagang totoong paghuhubad. Pagpapasexy. As long as may rason kung bakit, bakit hindi? Kasi, well, nakita niyo naman yung teaser namin at yung... Oo nga, di ba mainit? Mainit. So, ano na yung mga nakunang eksena mo na medyo lumevel up ka ng pagpapasexy? Meron dyan yung may mga roses na, may mga petals na mga roses na bumababa. It's a very, very interesting scene kasi kasama dyan si Jake. So, makikita nyo dyan ang pagpapasexy namin. Bumababa ang rosas saan? Sa baba. Sa kama. Sa baba. Tapos, ano nagaganap habang ano? Panoorin mo na lang kasi. Tulong mo na ba ko ito sa pinabi nga nila. Huwag daw ako masabi masyado. Yun ang, so far yun ang pinakamainit. Pero meron pang mga iba. So far yun pa lang naman. Meron pang iba. Pero hindi pa nakukunan. Pero medyo comfortable ka na, Jess, sa ano, pagpapakita ng skin. Opo. Mukha naman. O, dapat, di ba? Dapat, ano ka dito? Committed ka talaga? Off na nila yung mic mo. Okay na. Tapos na, kuya. Off na nila eh. Sobra. Sobra akong committed sa role na to. Kasi, first time, syempre, first time talagang bigyan ako ng ganito kalaking role. At gusto ko ma-live up yung expectations nila. And, sino pa ba ang magiging committed sa Marie Mercedes kundi ako? So, mahal na mahal ko yung project na to. At sana mahalin din ang bawat tao na mampanood ito. Wow, okay. Di naman dalawang lalaki. Kayo naman, Jake and Jason. Palaban din kayo sa ano dito? Eh, si Direk Chito ba naman ng director namin? Parang mo naman sinabing ano. O, talagay na ba? Kailangan mo na, pagdating mo sa set, wala ka ng suot. Walang problema sa amin yan. Comfortable ka na, Jason. Bilang ang ganda ng katawan mo ngayon, di ba? Hindi, nung nagsisimula kasi ito, wala akong pakialam sa pagkapaganda ng katawan eh. Pero nung sinabi si Jake Quinn kayong kasama, ako kailangan habulin to. Wow. Yun ang naka-pressure sa akin. Actually, ako yung hindi komportable sa project na to. Ganun damit na maghubad nila. Oo, bago sa ito, Jake, di ba? Bagong-bago. Sobra. O paano? May ano, patalbogan din kayo ng ano dito, Jason? Ng mga abs, ng mga... kung ano man dyan. Hindi na kami kumakain sa set pag taping na. Inaasahan na namin kasi, kahit hindi ibigay sa amin, inaasahan pa rin namin. Sa any moment kasi pwedeng ibigay. Oh. Oh, alam eh, no? Gugulat ka na lang kinabawasan. Oh, ganito pala yung eksena. So dapat everyday, handa. Diba? Okay. Hindi pwedeng kumain ng lemon pa. Oh, so maraming kami ma-expect na mga ganong eksena from the two of you. Hindi lang kay Jesse. Pati yung mga hunks. Trailer pa lang. Maaasahan niyo po yan. Makakaasa kayong lahat. Bongga. Okay, si Nikki naman. Nikki, wala ka namang sexy scenes, Nikki? Dito? Pwede ka namang humingi, di ba? Hihingi po ako. Pero natang si ano dun eh. May meeting scene. Makapag-ano lang. Makapag-sexy lang. Hindi, ano naman. Ano ba? Feeling ko po kasi yung character naman niya. To begin with, yung mga damit niya. Kasi nga ano siya, laking abroad. Sophisticated. Pero ano naman po, within the limits of MTRCB naman po. Oo, pero pwedeng magsa-swimming ka sa swimming pool, ganyan, di ba? Pero naka di naman, wala pa naman akong nababasa. Ay, hindi, meron tayo. Meron tayo. Boracay. Boracay. So, oo. Pero naman, basta yung, ano naman po, nasa lugar, kasi alam nga naman pong mag-long sleeves tayo sa beach, di ba? So, naka-two-piece ka sa Bora, syempre. Why not? Yes. Okay.
So, si sexy ka rin dito, Nikki. Bilang Misty ka pangalan mo, baka nag-i-split ka rin dito, di ba? Chunky boots din po ako. Platform boots. Oo. Magaling ka ba mag-split, Nikki? Wala pa po akong nababasa sa script. Padagdag po natin, Miss Des, ha? Script, ano? Oo. Bukod sa Nikki, oh, ito seryoso. Bilang, oh, di ba, may hugot naman yung kontrabida talaga. Napaghugutan mo ba yung mga, ano, recent? Di ba kinobalik-balik, di ba? Oo nga. Meron bang, ano, bilang, di ba, syempre, lahat naman ng ano, paghihiwalay masakit, di ba? So, opo. Meron ka bang napagkukunang something na, doon sa nangyari sa inyo ni Billy recently? Ay, ang ano naman po kasi, ang Maria Mercedes, nakita niya naman po, ano siya, fun, light. Hindi naman po siya simbigat nung mga nakaraan ng teleserye. Of course, by still dealing with the issues in life. Pero hindi po siya ganun. So far ha, hindi ko pa lang po alam kung ano itatakbo ng character. Pero so far, hindi ko pa naman pong kinailangang humugot sa kaila-ilaliman. Oo, pero medyo naibaan ko na po eh. So, pero nakakatulong yun sa pagiging actress, di ba? Definitely. Lahat naman po talaga ng pagsubok sa buhay will only, not only make you a better person, but for me, I think will make you a better artist. Because you become in touch with the very foreign emotions, very unfamiliar experiences in your inner man na mga pagsubok lamang ang magdadala sa'yo. So definitely, nakakatulong siya sa growth mo as a person and also as an artist. Ang taray ng mga inner man. Inner man. May ganun pala. Yes. Ano to, Nikki, how are you na? Kamusta ka na ngayon? Okay, are you moving on? Are you ready to fall in love again? I have moved on, definitely. Okay na po ako. And syempre, dalayan ng tulong ng mga nasa paligid ko rin. You know, I really appreciate everyone who respected my silence, of course, dahil bukod sa, syempre, I understand we are in the public eye, pero may mga bagay na I would have preferred to keep to myself. So, malaking tulong po yung respetong naibigay sa akin. Yes, I have moved on, and ako po, malaki ang paniniwala ko that parang God has His own time frame for you. Kung sakaling dumating yung tamang person next month, bakit naman hindi, diba? Basta, alam na nang mararamdaman ko na yon dahil alam ko naman na ang Panginoon ay may plano para sa akin. Kaya hindi naman ako nagdaan dun sa bitter stage na ayoko mag-date, ayoko ng ganyan, diba? I'm definitely not closing my doors. Wow, ang bongga nung next month, ha? Aganda. Huwag naman pala, binabawi ko yung next month kasi magsa-start ang Mercedes next month. Busy tayo. 60 years ng ABS next month. Oo, oh, kaya nga. So, huwag pala next month. Oh, next month. Next, yeah. Oh, okay. Thank you. Thank you, Nikki. Balik ulit kay Jessie last time. Kasi di ba ano, kakabasa ko lang nung Cosmo, ano mo, article mo, Jessie. Sabi mo, pag na-in love ka, di ba, sa totoong buhay, talagang slave levels ka, di ba? Parang kang alipin, ganyan. Yun eh. Oo, ngayon eh, mukhang dumadami yung mga umaalikid sa'yo. Hindi naman sa pinupush ko yung, ano ah, yung love din yun dito ni Jake. Pero, pwede kaya na, ano, kasi since nagka-pair kayo ni Matt last time, nagkaroon kayo ng, ano, di ba, closeness. Ito kaya pwede, since, gusto ko malaman yung sagot sa'yo. Oo, oh, di ba? Ayan na ako na nag-build up. Wala ka ta. Iniiwasan ko yan. Extra rice para siya. Kalindi ah. Oh, hindi naman sa pinupush ko ah. Pero parang ganun din. So ano nga? Possibly kaya yun, Jess, since ano, di ba, ito nga, magkakasama kayo naman. Anything's possible naman. Especially with kami, kasi lagi kami magkakasama. At parang, kapag tumagal pa, tingnan natin. Kasi, oo, yun yung iaantay niya. Kasi may mga hirit yan eh. Naku, meron pa tayong ano, ilang months sa teleserye. Meron pa. Yung mga ganun yung hirit. Pero, nakakatuwa kasi, ano, sabihin ko na ba? Tinanong ako, meron. Nililigawan mo nga ba, Jim? Oo, diretso. Kaya ako nasasabihin sa'yo. Ah, next one. Okay, oo, meron naman possibility. Ano nga, Jess?
ikaw, nararamdaman mo ba na naliligaw siya? Mayroon ba mga ganong ano, paramdam? Bakit ako tinatanong? Oo, tanungin natin si Jake. Naliligaw ka na ba, Jake? Kasi ibang tao na hindi naman niya partner, nauuna mag, ano, declare. Iba kasi ako manligaw. Para naunahan ka ng ibang tao, ha? Hindi, unang-una naman, lahat ng lalaki may kanya-kanya paraan manligaw. Ako kasi, hindi ko ina-announce, kumbaga, hindi ko kailangan sabihin sa publiko. Gusto ko, pag nandigaw ako, sa kanya lang, saka mas, diba, gusto ko i-prove in sincerity ko sa kanya lang. Diba? Tapos, tsaka na lang pwede natin i-announce pag nandun na talaga. Ganda nung hindi ko ina-announce. Bongga yun, linya mo yan. Hindi ka lang nakikipag-away niya na. Hindi. Oo. Pero, you think, Jake, magiging advantage to on your part since kayo yung lagi magkasama. Yung isa naman yata, hindi gaano, di ba? So, mas may lamang ka doon. Hindi, sa akin, definitely, ano. Nakakatulong na nasa-set kami araw-araw, pero mas kung maniligaw sa kanya, siguro mas gusto ko makipag-date sa kanya. Hindi nagawad sa set kasi nagtatrabaho kami. Diba? So, mas tama yun. Wow, naman. Oo, pero ano, seryoso yun, ano, Jake. Pwede talagang magkailaban kayo ni, ano. Ikaw ba, nahulog ka na talaga kay Jesse or papunta na doon? Nako. Ang aga, ha? Oo, well, tapos tulad niya nung sinabi ko, titext ko na lang sa kanya yun mamaya o itatawag ko sa kanya mamaya. Sa din sa harapan ng camera. Wow. Ano na po? Jesse, may ano ba? May chance ba si Jake, if ever? Yun na. Ano? Hindi ko pa isa yung kinikili ko. Oo naman, meron. Nagpapadala pa ngayon ng paella sa bahay. Ay, may ganun! May pampaelya pala. Pero kasi, sa business nila yan, kumbaga, nakakatawa ako. Ano sa business nila yan eh. Business niya yun, di ba? Sweet din yung daddy ni Jake. Kasi nung nag-meet kami, tinanong niya ako kung nagustuhan ba ng family ko yung pinadala nila. At sobrang sarap, kaya try nyo din yun. Wow, sarap pala ng pampaelya. Masarap, oo, masarap yung paella. Si Jake din. Oo, masarap din si Jake. Wow. Ikaw, Jason, happy ka naman, no? Meron kang... May sarili kang love life. So, happy naman daw sa kanila. Kinakailin kay Jesse kasi may sarili ka naman, di ba? Oo, ina. Masaya kami na ni Jesse na magkaibigan. At ako, natutuwa ako sa kanilang dalawa. Nakikita ako paano sila naglalambingan. Pag gano'n. Wow! Paano sila maglambingan? Ganyan lang, ibigay ng paella. Panalo yung paella. Bongga dun si Jake, ha? Ano to? Jason, sino yung jowa mo? Sino yung shota mo? Paki-announce mo ka. Wala dito eh. Pribadong tao. Pero makikilala nyo rin. Tagal na kayo? Tagal na. Oh, wow. Ilang years? Isang taon na. Okay. We're happy for you. Thank you. thank you. Good luck sa Maria Mercedes. Paella. Okay, now na po tayo sa last two questions. Oh, di ba nabuhayan kayo sa paella? Okay, last two questions po. Jude. For Nikki, would you prefer a story-driven project or a character-driven project prior to accepting a particular offer? For me, I'll make do with what is not make do, but I will give my best kung ano ibigay sa akin. Syempre, iba rin namang natutulong nung magandang takbo ng kwento dahil ma-adjust mo yung character mo to fit the story. Meron din namang mga instances na simple lang yung kwento but the characters are larger than life and just so interesting. So, either, I think. One last question for the four cast. Would you fight to die for your love or would you die to fight for your love? And why? Would you fight to die for your love or would you die to fight for your love? Or would you fight to die for your love? Yes. And why?
or would you die to... Either way, mamamatay po tayo. Either way, madadance tayo. So girl, ikaw na sumagala mo na yan. Ikaw na. Pwedeng either way, magpapahit din tayo. Mahihirapan din tayo at mamamatay din tayo. So... At nagmamahal din. At nagmamahal din naman tayo. Okay. So, I think it goes both ways. Yeah, it does. As long as you are ready to fight and die for your love, then it is worth it. Well said. Tama the, po ba? The rest, the rest. Jay, sabi ko nga. Sige nga. Hindi ko naintindihan eh. Would you die to fight for your love? Feeling ko, ano, Yes! Oo nga eh. Kasi may pagka-hero ako eh. Ano yung parang kung gusto ko kung mamamatay ako. Pero may ano naman, may silbi naman yung pagkamatay mo. Oo, no, diba? Kung makita na yung dahilan ng yung kamatayan. Ako, I believe that the fight for the person you love the most is worth dying for. I mean, to just rumble the words all over again. Inoy. Pero pag lalaban mo lang naman talaga yung pinakamilamahan mo, again, that's worth dying for. Yeah. Oo, tama. Kung, well, to fight, you have to definitely fight for it so that you can walk away without any regrets. Kasi yun lang naman ang kalaban natin, eh, regrets. Because you walk away from a relationship and you didn't fight for it, parang na-dead ka na rin deep inside, diba? Just the other reason today, fighting for the one that you love. Yes. Parang ginulo ko lang. Oo nga. Yes naman ako. Parang actually, I go for Nikki's. Anyway, do you have any other project after, like as apart from Maria Mercedes, are you open for, do you have any offer for theater musicals? Theater, baka po next year, yes. So as to what that is, announce na lang po. We'll have a bloggers conference again, I'm sure, because the bloggers are, ano po, sobrang powerful na mga bloggers. Grabe yung ano ninyo, yung reach ninyo. So with that, having said that, thank you very much for joining us. But to answer your question, I recently did an indie movie along with Jake sa For Ceiling Pambansa. Sa akin po, under direct Chito Ronyo, who's also one of our directors for Maria Mercedes. It's called Pagil. So sana po subaybayanin nyo. But for theater, maybe next year. And we hope to see you there. Next year, streaming, yes, ha? Yes! September 7th. 11. Till, September 11 till 17. Sorry. Yes. So all of that's showing right now. SM Cinemas Nationwide. Okay, last question po. Okay, Florencia. For Jesse. Since ikaw rin na kumanta ng ano, di ba? Ng... Yes. Yes. Nakikihilo ko, guys. So, for the soundtrack of Maria Mercedes, ikaw kumanta. So, do you feel that it's also an opportunity for your music career to grow? Yes. Magkaka-album ka na ba? Why not? Magpa-concert din ako sa EDSA. Nakakatawa yung... soundtrack? Akala ko hinga niya ako ng sample. Binaglag mo sarili mo. Sample na. Live na live. Pero yung nakakatawa kasi... Natutuwa sila na kumakanta ako, pati yung isa kong endorsement, pinakanta din ako. Nakakatuwa lang. Pero sana nga, Star Records, ano? Malay niyo yung next project ko, musical. Musical. Well, kasama sa Pierre. Ayun lang. Push mo na, yun na. Maria Mercedes ang pangalan ko. Sa aking pamilya'y tumutulong ako. Nagtatrabaho ng kahit ano. Sanay akong magbanat ng buto. Yun na! Kami ni JG! Maria! Pwede rin yun, no?
actually, para mas ma-enjoy nyo yun, yung song niya. So, ipi-play namin yung music video. So, first time nyo makikita ito. Ako din first time. Na hindi pa siya lumalabas sa TV. So, soon pa siya ilalabas.